serve the people. Serve the people. And that is our commitment. And that is our commitment. We are DWFM 92.3. True FM. Dito po lamang buwan ng Enero, nagpatupad ng aumento sa monthly premium contribution ang Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth. Mula sa dating 4%, ito'y ginawa ng 5% ng monthly basic salary ng mga miyembro nito na itinuturing na direct contributors o yung mga may trabaho. May mga sektor pong tumututol sa naturang hakbangin kasi nga po naman nataon na ang dagdag contribution ay mangyayari sa harap ng tumataas na presyo ng mga bilihin. Subalit nanindigan po ang PhilHealth Management na ito'y isinasaad sa Universal Healthcare Act at ang pagtataas daw po sa contribution ay mangangahulugan ng mas maraming benepisyo para sa mga miyembro. Naudlot kadali ang pagpapatupad po ng aumento dahil nga sa naghihintay pa ang PhilHealth sa pag-aaproba ng Pangulo ng Pilipinas sa naturang hakbangin. Ano pa nga ba't kinalaunan na ipatupad rin ang aumento? Oo nga, at nagkaroon na naman po ng dagdag benepisyo ang ilang pong mga programa na ipinatutupad ng PhilHealth. Ngunit hindi maitatanggi na hindi po sa pangkalahatan ang mga dagdag na benepisyong ito. At madalas, ang reklamo ng karamihan sa mga miyembro ay ang maliit na halaga lamang na nakukuha mula sa PhilHealth sa kanilang hospital bills. Hindi ba maaaring mas lawakan pa ng PhilHealth ang benepisyong maaaring mapakinabangan ng kanilang mga miyembro? Kung pondo rin lang po ang pag-uusapan, walang maikakatwiran ang pamunuan ng PhilHealth na sila'y kinakapos. Dahil nga raw sa hindi nagagamit ng PhilHealth ang ibinibigay pong subsidiya ng national government, ito'y gusto nang bawiin at ilaan sa ibang gastusin ng gobyerno. 89.9 billion pesos. Ito ang halaga ng government subsidy na ibinigay sa PhilHealth na hindi umano nagamit kaya't gusto ngayong kunin ng Department of Finance. Ang basihan po ng Finance Department ay ang provision sa kasalukuyang General Appropriations Act o pambansang budget na nagsasaad na ang Department of Finance ay binibigyan po ng kapangyarihan na magtakda ng panuntunan kung papaano kukunin ang mga sinasabing reserba at sobrang pondo ng government-owned and controlled corporations gaya po ng PhilHealth. Sa amin pong panayam kay Professor Cielo Magno ng UP Diliman School of Economics at dating Undersecretary ng Department of Finance, ito ang kanyang paliwanag sa pangyayaring ito. So ang nangyari dun sa GAA, nagdagdag sila ng provision mandating the Department of Finance na mag-issue ng guidelines kung paano kukuhanin itong mga extra na reserve funds ng GOCCs natin. At ibabata yon sa kung paano nila ginagastos yung pera nila nung previous year. So kung may mga sobra, excesses, kukuhanin yan ng DOF at ng Treasury para pondohan itong unfunded appropriations na inilagay nila sa GAA ng 2024. So ganun po yung nangyari doon. Kaya nag-issue at tong DOF ng circular na to. At sinama po doon yung PhilHealth dahil batay doon sa pagdatos ng PhilHealth, meron silang underutilized na government subsidy na umaabot ng 89.9 billion pesos. At meron din silang net flow. Ibig sabihin, doon sa binabayaran nating premium, doon sa nire-reimburse nilang benefit claims sa mga ospital, may sumusobra po dyan na kita ang PhilHealth at naiipon yan. So napupunta yan sa reserve fund nila. So nakita yan ng DOF at ngayon pinapa-turn over nila yan from PhilHealth para pondohan itong unprogrammed funds na to. So yun po yung politikang nangyari dyan.
para ponduhan umano ang unprogrammed funds o tinatawag ding unprogrammed appropriations. Ang sinasabing unprogrammed appropriations ay mga proyekto po ng gobyerno na nasasaad sa pambansang budget pero hindi nakasisigurong maipapatupad hanggat walang mapagkukunan ng pera na siyang magpopondo sa naturang mga proyekto. Maaring maponduhan ang mga proyekto kung sakaling magkaroon ng sobrang koleksyon ng buwis o mga bagong buwis o perang manggagaling sa uutangin ng gobyerno. Habang ang tinaguriang program appropriations ay mga proyekto at mga programa ng pamahalaan na siguradong meron ng pagkukuhanan ng pondo. Sa inaprobahan pong National Expenditure Program o NEP at pambansang budget na lumusot sa Kamara de Representante noong pong nagdaang September 27, 2023 at sa Senado noong pong November 28, 2023, ang halaga ng unprogrammed appropriations ay 281.9 billion pesos lamang. At 8 lamang ang mga proyektong nakalista sa ilalim nito. Subalit, nakagigimbal pong malaman na matapos dumaan sa Bicameral Conference Committee ang panukalang 2024 National Budget, ito'y lumobo na sa halagang 731.4 billion pesos. Dahil dito, ang original na proposed national budget na nakakahalaga ng 5.768 trillion pesos ay umabot na sa 6.218 trillion pesos. Sa pananaw po ng ibang mga mambabatas, ito'y labag sa ating konstitusyon sapagkat hindi maaaring lakihan ng Kongreso ang ipinapanukalang budget ng ehekutibo bagkus ito'y maaari lamang panatilihin o kaya'y bawasan. Ang isyong ito ay ipinanik na sa kataas-taasang hukuman. At ating magugunita, kinwestiyon noon ni Senador Aquilino Pimentel III ang 450 billion pesos na increase sa unprogrammed funds sa naging deliberasyon sa plenaryo po ng Senado noong Disyembre ng nagdaang taon. Ang napakalaking dagdag sa unprogrammed appropriations ay ipinagtanggol ng nooy Senate Committee on Finance Chairman Sani Angara. At kinumpirma din mismo ni Angara na ang 450 billion pesos na nadagdag sa unprogrammed appropriations ay nagmula sa mga programmed funds. Ito ang sinabi sa atin ni Professor Cielo Magno tungkol sa isyong ito. Alam niyo po, ang malaking problema natin dito, mautak tong mga bumuo ng bicameral committee kasi so may budget na pinopropose yan po, program yan. Ibig sabihin, ito kailangan nating i-raise talaga yung pondo para ma-implement this year. So ang ginawa nila, yung mga pet projects nila, ano-ano yung mga pet projects niyan, malamang infrastructure yan. Yan nga yung mga multipurpose hall, yung mga nakikita nating proyekto nilang nakalagay yung mga pangalan nila. Instead na ilagay yan sa unprogrammed funds, yan ang nilagay nila sa programmed funds ng iba't ibang ahensya ng gobyerno. In fact, may nabasa nga ako sa news dati that DPWH, sabi ng DPWH, may mga biglang naging proyekto sila na ni walang feasibility study pero may pondo. E bago mo pondohan yan, dapat nagawa mo muna yung staff work, diba? Yung may feasibility study muna, may design. At handa na for bidding para ma-implement. Ngayon, ang ginawa nila, yung mga original proposal ng mga departamento na for implementation na, yung dapat pondohan, yan ang nilagay nila sa unprogrammed fund. I guess to put pressure sa executive department na mag-raise ng pondo para pondohan itong mga kailangan proyektong i-implement. No? Mm-hmm. Tapos pin-prioritize nila yung pet projects nila. Yun ang nilagay nila na may automatic na pondo. So talagang kung hindi mo hinihimay, mm-hmm. Nakalusot
nakalusot. Pero yan po ang nangyari. In fact, may constitutional question nga din po yung pag-increase sila ng unprogrammed fund. At ngayon nga pong nasa kalagitnaan na po ng taon at panahon na naman para magsumite ng pambansang budget para sa susunod na taon ang ehekutibo, abay nagkukumahog ngayon ang Department of Finance, katuwang po ang ilang mga mambabatas na hanapan ng pera ang mga proyekto at programa ng gobyerno na nakalista sa ilalim ng unprogrammed appropriations. Heto na nga. At gusto pong pakialaman ang pondo ng Philippine Health Insurance Corporation. Gustong bawiin ng national government ang halos 90 billion pesos na subsidiya po ng gobyerno para sa health insurance ng mga Pilipino. Subsidiya na ang pangunahing pong adhikain ay tulungan ang indirect contributors ng PhilHealth. Subsidiya na maaari pong direktang pakinabangan ng mga Pilipinong may sakit. Mga Pilipinong kailangan po ng mga medisina at sa mga nao-ospital. Sa ilalim po ng Universal Healthcare Law, ang sobrang reserbang salapi na pinangangasiwaan ng Philippine Health Insurance Corporation ay dapat lamang gamitin sa karagdagang benepisyo ng mga miyembro nito at maging daan sa pagpapababa ng kontribusyon ng mga miyembro. Republic Act 11223, otherwise known as an act instituting universal health care for all Filipinos. Chapter 3, Section 11. That whenever actual reserves exceed the required ceiling at the end of the fiscal year, the excess of the PhilHealth Reserve Fund shall be used, ulitin ko lang ha, shall be used to increase the program's benefits and to decrease the amount of members' contributions. Shall be used. Mandatory po ang ginamit na salita dito. Mula 2021 hanggang sa kasalukuyan, halos 90 billion pesos na pala na government subsidy sa PhilHealth ang hindi napapakinabangan ng mga Pilipino. Kung sobra-sobra ang pera ng PhilHealth, bakit sa halip na babaan ang premium contribution, ito ay tinaasan? At bakit pa hindi lubos na palawaking ng PhilHealth ang mga benepisyo nito sa iba't iba pang mga karamdaman na ngayon po ay pinagdurusahan ng mga Pilipino? At dahil sa kapabayaan at kahinaan sa pamamalakad ng mga opisyal ng PhilHealth, babawian ito ng subsidiya? Subsidiya. Pera ng gobyerno na pera ng bayan na ayon din po sa batas ay malaking bahagi ng koleksyon ng gobyerno sa tinaguriang sin taxes. Hindi po ba't nakailang taas na po ng buwis para sa alak at sigarilyo? At maging ang mga produktong matatamis ay binubuwisan na rin. At ang katwiran po ng gobyerno sa malalaking buwis na ito ay para ponduhan ang pagpapatupad ng Universal Healthcare Law. Universal Healthcare Law na ang pangunahing takapagpatupad ay ang Philippine Health Insurance Corporation. Tama po ba na dahil sa incompetence at mismanagement, kawalan po ng kakayahan ng mga namumuno at namamalakad sa PhilHealth, ang mga Pilipino
lalo na ang mga mahihirap nating kababayan ang kinakailangang magsakripisyo na naman? Kung hindi po nagagamit ng PhilHealth ang subsidiya o ang perang pinag-aambag-ambagan ng buwis ng bayan, partikular ang tinaguriang sin taxes, eh bakit hindi kastiguhin ng Pangulong Marcos ang mga tagapangasiwa sa PhilHealth? Bakit hindi pukpukin ng 20 ng Kongreso ang mga opisyal ng PhilHealth para gastusin ng tama ang pera ng bayan na inilalaan para sa kanila? O baka naman makikikuyog pa sa finance department ang ilang mambabatas para pakialaman ang pera ng PhilHealth? Muli, narito si Professor Cielo Magno. Napakalino po kasi sa batas yung purpose kung bakit tayo nagbibigay ng government subsidy. Kumbaga, nakita ba natin itong mga mahihirap nating kababayan, talagang protektado na ba sila? Na-enroll na ba natin ang lahat ng kailangang ma-enroll sa PhilHealth? Obviously, hindi. So kung nakikita natin, ito ay inefficiency o problema ng PhilHealth bilang isang institusyon. Ang kailangan po at ang gawin ng ating gobyerno, e pukpukin itong PhilHealth para gawin yung trabaho nila. Hindi tanggalin yung pondo dahil pag tinanggalan mo yun ng pondo, mas lalong maghihirap yung ating mga kababayan at lalong mababawasan ng benepisyo ng PhilHealth. Ang pangalawang punto pa po, napakalinaw po dun sa universal healthcare law natin. Ang sinasabi na kung ang PhilHealth ay magkaroon na ng excess na pondo, dalawa po ang pwede nilang gawin. Kailangan nilang i-adjust yung mga benepisyo na natatanggap natin at yung mga servisyo na kinocover ng PhilHealth. O kaya, ibalik at i-reduce ang members' contribution kung sa tingin natin ay exhaustive na. But obviously, kulang na kulang itong servisyong binibigay ng PhilHealth. So ang nararapat gawin ay i-adjust yung benepisyo na nakukuha natin dito. So nakakalungkot po na yung hocus-focus na nangyari doon sa budget natin, yung mga insertion na ginawa ng congressman at senators natin, ay yan ay mapopondohan nitong nilalaan nating budget para sa universal healthcare, para nga maiwasan yung mga catastrophic na situation, lalo na kapag nagkakasakit tayo. Eh ngayon, kukuhanin yung pondo na yan para pondohan yung mga pet projects ng mga senador at congressman. Bakit nga naman, sa dinami-dami ng maaari ninyong pagkunan ng pera, eh pera pa na nakalaan para sa kalusugan ng mga Pilipino ang inyong pinagdidiskitahan? Lalo na po, ang perang nakalaan nga sana para po sa kalusugan ng pangkaraniwang pamilyang Pilipino, ito pa ang gusto niyong kalikutin ngayon. Eh bakit ba laging bayan na lang ang kinakailangang magdusa at magsakripisyo para sa inyo? Bakit ba bayan na naman ang agrabyado? Bakit bayan na naman ang agrabyado? Think about it. Ted Filon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM, Monday to Friday 6 to 10 a.m.